Bale, ito po ang Rosenbauer type na fire truck natin. Ang laman po ng tubig nito is nasa 1,100 gallons or equivalent to 4,400 liters of water. Usually po sir, ito po ang laman ng fire truck natin. Meron po tayong dito yung SCBA na tinatawag, yung self-contained breathing apparatus na ginagamit po ng ating mga bumbero pag nagpe-penetrate po sila sa loob ng bahay o building na mausok. Meron po tayong dito ng ito po yung fireman axe, pang forcible entry naman po ito. Ganun din po itong yung sledgehammer. Meron po tayong ito naman po pang spineboard kung sakali po mayroong biktima na kailangan gamitan ito. Meron din po tayo dito. Ito po, may mga hoses po tayo, yung 12.5 na hose. Meron din po tayong 1.5 na hose na itong madalas pong gamitin naming linya. Pag medyo malayo po kasi yung position ng truck dun sa nasusunog, ang ginagamit po natin yung unay medya na hose. Ito po, meron din po tayong Aquios film forming foam. Ginagamit po ito sa mga apoy na mahirap patayin. Ina-add po natin ito sa tubig. Medyo po siya, parang sabon po siya pag lumabas po siya. Tapos ito nga rin po, ito yung mga high pressure hose natin. May mga nozzle po tayo dito. Ito po yung pang 12.5. Tapos yung isa naman, unay medya po ata nasa loob. Kung mapapansin niyo po, meron din po tayong ginagamit pang pang extricate ng sa mga na-aksidente pong sasakyan. Meron po tayong tinatawag na spreader. Ito po, meron po tayo dito. Ito po, fire extinguisher. Meron din po tayo dito. Ito po yung fuel tank natin. Ito mga hoses po. Ito nga po yung 1.5 hoses. May yung tool box. Ito naman po, yung ginagamit namin kung sakali pong nagkulang ng supply ng tubig, pwede po tayong kumuha sa mga pool, swimming pools. Ito po, pang sip-sip po ito. Kung mapapansin nyo dito sa loob ng ating fire truck, nandito yung mga PPE ng ating mga tropa. Madalas kasi, pag may biglang sunog, dito na po sila nagbibihis. Ito po, makikita nyo, nandito yung trouser nila. Tsaka yung boots. Nandito rin yung bunker coat. Ito po. Tsaka yung mapapansin nyo po, helmet. Nandiyan na rin. Ito, helmet po. Tapos ito, helmet. Yan, makikita nyo. Ito po ang madalas na laman ng fire truck sa loob po ng So, kasya po dito ang 7 katao. Kasama po yung driver at saka yung magiging ground commander. Kapag itinaas ang first alarm sa isang sunog, ilang fire truck ang kinakailangan upang maapula ang apoy na ito? A. Isang fire truck. B. 4 na fire truck. C. 8 fire truck. Letter B. 4 na fire truck. Kung ang sunog ay umabot halimbawa sa ika-4 na alarma, ang kinakailangan na magresponde na bumbero ay times 4 eh. 4 times 4, 16 na fire trucks. So, pag 4th alarm, 16 na fire trucks ang dapat na nandyan para pumuksa ng apoy. Pero, as the alarm goes higher, dadagdag ka rin ng another 4 fire trucks. Hanggang 5th alarm. So, 5 times 4, that is 20 fire trucks. Ngayon, ang susunod na highest, mas mataas na alarma ay task force na. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Ang susunod dyan, general alarm. Ibig sabihin, lahat ng fire trucks na available, pumunta doon sa lugar ng sunog. So, as the alarm goes higher, yung magnitude tsaka yung radius ng available na mga stations na malapit doon, pupunta yon, yung pinakamalapit. Kaya kung aabot ka naman sa general alarm, kahit gaano ka kalayo, kung available ka, you have to respond. Pero sinasabi naman yon ng ground commander na okay na yung number of fire trucks na nag-respond, yung mas malalayo kahit hindi na pumunta. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.